kambing, tembaga, bago ka magtapis, kailangan yung parang may tobe, tembaga. Like a Hellcat. Kasi naghahanda namin ni Daddy para sa ano, paglakad dun sa Tabindagan. It's currently 5. Good morning mga boss. Nandito ako na Daddy ngayon. Dito ako natulog kasi para masabayan ko si Daddy. At saka birthday ng baby ko ngayon. Naghahanda na rin ako. Kasi 1 kilometer yung papunta, 1 kilometer yung pabalik. Parang hindi ko kakayanin yun eh. Ito na yung baby ko, may birthday. Nagising na siya. Na tayo. Ayun si Daddy. Dito lang siya. Ayan. Napapunta na dun sa ano lang ngayon sa Tabindagat. Mamaya makikita niyo kung gano'ng kaganda yung view sa Tabindagat. And si Mami. Yan pala yung Mami ko. Ayan. Parang maliwanag na. Ganda yung sikat ng araw ngayon. Buti na lang wala na yung bagyo. Basta keep safe everyone. And so bali may konting trial si Daddy. Yan o. Pumunta si Daddy sa mas malapit sa mga sa dagat kasi mas mahirap dito yung ano eh. Mas mahirap yung daan. Kasi since malapit ka sa ano, kita niyo yung footprints niya dati, ano, medyo baon. Yung ganda ng view din. Medyo mapapansin niyo makalat. Ayan. Kasi mga boss, yan yung mga ano, diba nakakatapos yung bagyo? Yan yung ginawa ng bagyo, dinumihan yung Tabindagat. Pero buti na lang, dinumihan na kasi yung iba nga, di ba? Talagang pumasok sa mga bahay nila. Pero wala, ganda talaga, kailangan na natin bumangon. Kailangan nyo lang magtiwala kay God. At least, saka at least yung iba, ano, buhay. Ayun na, babe, ganda lang ano. Medyo malayo-layo na yung nalalakad namin pero wala pa kami doon sa end point eh. Mamaya-maya pa. Okay. Yan, kung mahilig kayo sa dagat, vitamin C. Yan, vitamin C yan. Yan, dito yung ano, yung end point. Napahingaan ni Daddy. So, ito na yung siguro parang ano yun, lasa layo. Ito, tingnan nyo guys. And parang more than 1 kilometer eh. Ipapahinga lang siya tapos maya babalik na tayo. Ulay-ulay yan mga boss. Ulay-ulay yan mga boss. Yeah. Ito mga boss, hiniram ko muna kay Daddy since nagpapahinga siya. Hiniram ko muna yung dala-dala niya. Ayan yan. Bato yan, binalot niya lang sa tela para hindi masakit sa kamay. Kasi before, nung naglalakad siya, nung sinabayan ko siya isang beses, wala pa siyang hawak dito. Tapos yun yan, layo yung nilalakad namin. Eh ngayon, eto na yung next trial niya. Nagkaroon na siya ng ganito. Ayan. Pero pag bago ka pa lang, manuari, bagong na-stroke pa lang, bago pa lang mag-exercise, hindi nyo kailangan ito kasi kailangan yung munang sanayin maglakad at sa daddy. Oh. Hindi yan mahahawakan. Hindi yan mahahawakan ng mga naisok na iba. Oo, oh, hindi na. Hindi yan mahahawakan at saka hindi makakalakad. Ay, habang pinipigil mo ng kanya na hawak malaglag. Pinipigil si Papa. Pinipigil din yung paa, pati ang stomach, namimigil. Kaya ay mahirap. Hindi ka makakakabang pagka ikaw ay hindi proper ang ano ang pagdadala yan eh. Bago ipinatesting sa akin ng bato yan eh,
nakakahawak na ang aking kamay. Ah, isa yun. Oh, dati hindi niya kaya hawakan ito. Hindi nakakahawak ang aking kamay. Isa yun sa magandang improvement ni Daddy. At saka, yan layong yan, hindi kaya yan. Sabagay, yung layo pa lang. Ako, napapagod ako. Ah, nung primero, ako'y kinigga ang katawan dyan. Eh ngayon nasasanay-sanay mga 1 month akong ano 1 month ko nang dinadala yung paglalakad yung ano yung bato. Oo, magwa 1 month lang eh medyo nasasanay-sanay na at kaya yan ay bandang huli pagka kung daw yan sabi ng trainer ay baliwala na yan pagka nasanay ng nalinyan. Pero ito ay may mga matagal pa. May sumisikat na yung araw, medyo may liwanag na. Kasi silayan na kami, medyo mainit na sa daan. Pero may ililim naman natin na yun. Yan, nag-start kami ng 5:30. Ngayon, pauwi na kami. It's 6:45. At medyo malayo-layo pa ang aming lalakarin. Yeah, kailangan mag-exercise din ako kasi mataba na rin ako eh. At si Daddy. And mag-racing daw kami nung anak ko. Wait lang mga boss ah. Yan. Malapit na si Daddy doon. Ito yung tanda. Yan yung starting point niya kanina. Yan din yung end point niya. Kasi yan yung tungkod niya pagkatapos. Kasi syempre nakakapagod. Maglakad ng napakalayo. Yan yung end point niya. Kukunin niya. Tapos kukunin ni Daddy yan. Yan yung pagpapasok na kami. Doon. Yan. Okay mga boss. Ito na yung susunod na exercise ni Daddy. Tapos siya magpahinga after 15 minutes. 15 to 20 minutes. Ito siya ngayon. 30 minutes siya mga boss. Yan boss, dati yan nakatali yung kanan niya. Yan. Wala na siyang tali ngayon kasi kaya na ni Daddy. Yan, walang tali. Isa yun sa improvement na nangyari. Tsagalan talaga. Yung iba kasi rin, nagsasawa na. For example, mag-ano lang sila, mag-exercise lang sila ng mga 1 week, 2 weeks, tapos titigil na. Si Daddy kasi tuloy-tuloy, kasi tuloy-tuloy. Everyday ganyan siya. Kaya nga yung payo ni Daddy is talagang ano lang, tagalan talaga. Sa determinasyon, yan. Iba naman ulit yung ginagawa ni Daddy ng exercise. Actually, yan yung tinuro sa kanya ni Tito Buboy, yung terms niya. Yan. Kaya ganyan siya mag-ano, exercise. Sa arms, yung isa sa legs kanina. Actually, mayroon pang mga iba na gagawin pa siya. Abangan lang natin lagi. Lalapitan natin si Daddy. Tingnan natin dito sa may ibandang harapan niya. Para makita niyo. Ito yung kamay niya. Ayan. Ito kasi, ito yung dating hindi nakakahawak ng ganyan. Pag nagaganyan siya, naka-ano pa yon, naka tinatali niya pa. May bandage siya. Binabandage niya pa. Nakabaliktad na ang kamay. Saka ngayon, nakabaliktad na. Ayan. Yung mga veins, yung mga ugat niya, parang na, ano na, napihit. Yun. Kaya ganyan ulit yung ginagawa niya. Inaayos. Parang inaayos, ganun. Okay mga boss, pahingan na ni Daddy ngayon. Tapos na siya doon sa mga programs niya. Siguro mga 20 programs yun.
Oh, alas 11 kasi natatapos si alas 11 kasi natatapos si Daddy sa mga programs niya. Yun yung ano niya eh. Susunod dyan, pahinga muna. Tapos mamaya, lunch time na. Na. Oh, tapos yun niya, yung therapist niya, papunta na rin dito, darating na yun para sa susunod niyang ano, susunod niyang mga gagawin niya. Mamaya hapon ng stationary bike. Oh, yun. Tapos mamaya hapon, stationary bike daw sa oras. Okay mga boss, nakita niyo kung gano'ng karaming exercise si Daddy. Yun yun, gano'ng karami yun. Kaya, decidido kasi talaga si Daddy, determinado siyang gumaling. Kaya, yeah, eh, saktong nakita niya si Tito Buboy. Kasi it's been 9 years, 10 years, since na stroke siya. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Eh, ngayon, nakakita siya nung katulad ni Tito Buboy na parang maganda yung progress yung nangyayari sa kanya. Marami improvement eh. Kaya, sa mga tatay, or sa mga, kung may tatay kayo na na-stroke din, tapos kayo, na-stroke din kayo, huwag na huwag kayong susuko. Yun lang yan. Okay mga boss, don't forget to hit like, subscribe, and comment down below na rin kung ano yung gusto nyo i-comment tungkol dun sa exercise ni Daddy. Okay? At saka i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo kasi baka yung mga tatay din nila or sila na na-stroke. Yun. Okay? Okay mga boss.